Diyan po tayo ng Panginoon na hindi po ulan, ano? Kahit pa paano. Maisangan. Mas maganda na ganito kaysa umuulan. Hindi tayo makapagpunan dito. So siguro, mag-start na po tayo sa atin pong gagawin yung mga punto nito. Kanyang po ang isang puno. Magsigunan natin po sa panalangin. So pray ang ating Diyos. Salamat Panginoon sa oras po nito. Salamat po sa inyong biyaya, Panginoon. Na-pray na kayo po ang tumilo sa kalitnaan. Kayo po ang patuloy na mamuna. Repeat, Panginoon, sa aming mga inimbitahan na sana po ay dumako po sila dito, Panginoon, upang makapakinig ng mabuting balita ng iyong salita, Panginoon. At hayaan niyo po na ang iyong salita ay maihayag sa kalitnaan. Ganoon din po sa mga kapitbahay na naaabot po ng boses po ito, Panginoon, ay nawa kayo po ang magpala at manahan po namin manghelo ng kaligtasan, Panginoon. Salamat po Diyos sa oras po nito. Jesus, if you will pray in the name and pwede mo po. So magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan po namin at kung sa resita po na dito po kayo. Dito po kami upang maidala po ang salita ng Panginoon. Hindi po kundi po ang salita ng Panginoon, ang mabuting balita ng ating Panginoon sa Kristo, na ito po ang paraan upang ang tao po ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Siguro hindi natin magtatagal pa ang ating pong po sa lahat, mga kapatid, at ang salamat po kay Sister Jean sa kanyang effort na imagine mo, galing pa siya ng Santa Mesa mula sa taha. At para lamang po, i-reach out po pa kayo. So, talagang ibig sabihin, napakahalaga po yung pakay po namin. Ano po ay galing pa sa Kasusuti. So, kung hindi po ito mahalaga, ay wala po kami rito. Kaya sana po ay makita po yan ng mga kamag-anak ng Sir G. Yung kanyang kasikasigan na ma-reach out at makapakinig po yung kanyang mga cousins, mga relatives po rito sa lugar itong ito po sa Taguig. At salamat sa Sir Jim sa iyong talagang yung puso po ni Sir Jim ay makakilala sa Panginoon ang lahat ng mga kabut-anak niya. At ako naniniwala ako na may mga tao dito sa lugar na ito na talagang maaaring kayo na aming ipinapanalangin na sana nga ay may mga tao rito na talagang handang makinig at matuto sa salita ng Panginoon. At ipinag-pray po namin ito mismo, itong lugar na ito, na kung ano yung kalooban ng Panginoon ay magkaroon talaga dito ng isang Bible-believing church na kung saan ay naipapangaral po ang salita po ng Panginoon. Napakalaga po ang Biblia. Kung kayo po ay Katoliko, siguro naman pagka kayo ay mga tenungis, ang binabasa din naman ang pangin ng Biblia. So, ibig sabihin, ang Biblia po ay hindi po siya reliyon. Hindi po di ako ay Baptist, kayo ay ano man ang reliyon, ay hindi na po tayo magkakaroon ng interes sa Biblia. At ang Biblia po ay ito po ang nakasaad po rito yung nakilang kaligtasan ng Diyos. Kaligtasan po. Tayo po lahat ay tumayo. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Psalms. Buksan ko po ang ating Bible po. Yung ating mga kasamahan ay share na lang po sa kanyang mga katabi po. No? Psalms chapter 98 verse number 2. Ang aking pong topic o pag-uusapan ngayong hapon ito ay yung salitang kaligtasan. Kaligtasan. Siguro, Jade, pakinggan namin na nag-disturb ako sa echo. Ang ganda na yung echo. Psalms 98, verse number 2. The Lord hath made known His salvation, His righteousness hath He openly showed in the sight of the heathen. Tayo po ay manalangin, nakilang Diyos. Salamat po sa hapong ito.
Salamat po na may mga kapatiran na tumulong sa aming church na kasama po namin ngayon. Salamat po sa mga relatives po ni Sister G na narito ngayon, mga kapitbahay, na nagpaulak po para po dito po sa ating pagtitipon. At maging kay Sister G, Panginoon, alam po Lord, yung desire ng puso niya na magkaroon talaga ng gawain dito. And I pray Lord na hindihin po namin ang inyong gabay sa oras po ito na ipagkaluni po yung bagay po ito na kanyang ninanais na magkaroon ng isang gawain dito na kung saan ang inyong salita ay naipapangaral. Basbasan niyo po ang mensahe ngayong hapong ito sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Kayo po ay pwede na pumakopo. So tungkol po sa kaligtasan po, kaligtasan. Ang Biblia po ay isa sa pinaka primary po na kapag ka po kayo ay nagbabasa po ng Biblia ay isa sa pinaka focal point na itinuturo po ng Biblia ay kaligtasan. Kaligtasan. I-define muna natin, medyo illustrate muna natin yung salitang kaligtasan sa ating araw-araw na nangyayari, yung kaligtasan. Halimbawa, yung ayun, diyan, paglabas natin diyan sa may talipapa, ay merong isang baka na may siyempre, pag medyo na mabaka, talagang medyo hindi pa aware sa disgrasya, nakakita ka ng baka na tatawid at masasagisaan, and then bigla mong kinuha, sinagip siya. So, doon sa pangyari yun, makikipaulawaan natin, yung bata ay naligtas doon sa kapahamakan na kanyang sana ay mangyayari. Ano po yung kapahamakan? Na siya ay masasagasaan. Yan, meron, sayang nga lang, meron pa din yung Laguna Lake, sayo sa kumakita sana yung lake. No? Halimbawa, meron pang nakitang lalulutod dyan sa ilong, no? O sa dagat. At ito ay marunong lumangoy. At itong taong ito ay hindi marunong lumangoy. Ako katulad ko, hindi ako marunong lumangoy. Kaya doon ako sa talampasigan, inahapas lang ng alon. Okay na ako nun. Okay? So, nakakita ka ng nalulunod. So, ibig sabihin, ano ba oras itong taong ito na nalulunod ay mamamatay? Dahil ikaw ay marunong lumangoy. So, nasagit mo siya. So, ibig sabihin, nailigtas mo yung buhay niya sa pagkalunod. So, maraming mga bagay na pwede natin ibigay na para magbigay ng unawa sa atin yung salitang kaligtasan. So, ang Biblia po, dito po sa ating binasa, ay nagbanggit po, the Lord hath made known His salvation. So, isa sa pinakamahalagang turo po ng Biblia ay kaligtasan. Mayroon tanong ganito eh, bakit ang Biblia ay palaging nagtuturo patungkol sa kaligtasan ng tao? Ano bang problema? May problema ba tayo? Kasi pa, ito yan, nilisip ko po sa inyo. Ang kaligtasan ay naigapapit sa isang tao na mapapahamak and then naigtas siya. Ha? Huh? Okay? So, ang Biblia po ay sinabi niya na ipinamamatid niya ang kanyang kaligtasan sa sangkatauhan. Bakit ba? Ano bang meron sa tao na dapat maunawaan natin? Ang muna-muna po, ang tao po ay nasa bingit po ng kapahamakan. Tingnan po natin, Romans chapter 6 po, verse 23. Pabasahin ko po sa Romans chapter 6, verse 23. Kaya po, mahalaga po ngayong hapong ito, yung kaligtasan, sapagkat ang muna-muna nais po maunawaan natin, okay? Dahil bakit, ano ba yung kaligtasan ito? Bakit ang Biblia ay, lahat nga ng reyon eh, yan ang pinakapalaging mayroon po, kaligtasan. Ligtas, kaligtasan. Bakit po? Bakit napakahalaga itong kaligtasan? Na kailangan maunawaan natin. Dahil unang-una, ang tao po ay mapapahamak. Ang sabi sa Romans chapter 6, verse 23. Pabasahin ko po sa Romans chapter 6 and verse number 23. It says in verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. For the wages of sin is death. Ang tao po ay mapapahamak sa tinatawag na kamatayan. Kaya mahalaga po yung salitang kaligtasan dahil ang tao po ay nasa bingit ng kapahamakan. And then Hebrews chapter 9, verse 27.
Bakit po mahalaga na kayo po ngayon na nakikinig ngayong oras po ito ay maunawaan ninyo itong kaligtasan ito? Una, dahil ang tao po, ikaw at ako po, ay nasa bingit ng kapahamakan. Kapag ka, nakita mo yung isang bata ay tatawid. O lalo dyan sa sipag, mas maluwang yung sisis. Kaya sisis, o. Ay mas maluwang dyan. Eh, imagine mo, dalawang taong gulang na bata, eh. Sigurado ka, mapapahamak yun. Ama, magdi-disgrasya siya. Bakit? Eh, kasi dalawang taong, imagine mo, anong alam na dalawang taong gulang siya para inatay niya yung kanyang sarili. Okay? So, kapag nakakita ka, sigurado, alam mo, ay ako, mamamadali ka eh. Hindi mo nakakantay kung may, alam mo ba, tumawid, bakit ako nandun, kahit na hindi mo siya tumatawid, acto ka lang tatawid, sigurado, magmamadali ka. Bakit? Kasi alam mong, madidisgrasya siya. Mga kapatid, ganun po yung kondisyon natin. Tayo po ay nasa, malapit na sa kapahamakan. Dahil sa akin ng Bible, for the wages of sin is death. And then Hebrews chapter 9, pangalawa po, ang sabi sa Hebrews chapter 9 and verse number 27, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Bakit po mahalaga po ang kaligtasan? Una po, ang tao po ay nasa bingit ng kapahamakan. Pangalawa, ang tao po ay mamamatay at haharap siya sa Diyos. Sabi ang buhay. So meron ka bilang buhay po. Yes, mahalaga po ngayong hapong ito yung kaligtasan matamumo, mapasayo. Kasi kung hindi mo makapamtan itong kaligtasan ito, tuloy-tuloy talaga yung kapahamakan sa'yo. Okay? Ikaw ay mapapahamak. Okay? Ang sabi sa ngayon, ito ang tanong eh. Evangelist, gusto kong maligtas, ayoko mapahamak sa impyerno. By the way, meron pong tinatawag na impyerno po sa Bible. Matthew chapter 25, tingnan po natin. Bakit po mahalaga ang kaligtasan? Matthew chapter 25 po. Tingnan po natin sa Matthew chapter 25 and verse number 46. Okay, Matthew 25, 46. And this shall go away into everlasting punishment. Okay? But the righteous into life eternal. So, bakit po mahalaga ang kaligtasan? Kasi meron kabilang buhay na ang tao roon ay magdurusa doon sa impyerno magpakailan-kailan pa man. Kaya mahalaga po, hindi po aksidente na nandito kayo ngayon, hindi rin po aksidente na kami napunta dito, hindi rin po aksidente na Sir Gene ay nagkaroon ng desire dahil alam ng Diyos na ang tao po ay mapapahamak. Right. Katulad ng isang batang lalang, isang batang dalawang taong gulang, siya hindi niya alam yun. Tama ba? Hindi niya alam. Sa kanya, naglalaro lang sa sadaan. Aware ba siya na merong isang mabilis na sasakyan? Hindi siya aware doon. Wala siyang awareness doon. Ang mahalaga lang sa kanya, masaya siya. Ang mahalaga lang sa kanya, nabubuhay siya. Pinapakain siya ng kanyang magulang, pinapabedi siya, kung may-bedi pa siya, ang alaga siya, binibihisan siya, dinadamitan siya, wala siyang pakailan kung anong mangyayari sa kanya. Ganun din ang tao. Ang tao, walang pakailan, mamahalaga, kumakain siya, kumikita siya, nabubuhay siya. Pero hindi niya kailang mapapahamak siya. Okay. Katulad na ng isang bata, ganun din po tayo. Alam na natin, oh, mahalaga, kumakain ako. Okay na ako doon. Pero ganun din yung bata, mahalaga lang sa kanya nabubuhay siya. Pinapakain siya ng kanyang magulang. Ganun din ang tao. Pero siya, habang naglalakad siya papunta niya sa kanya, hindi niya alam ang mapahamak siya. Pero siya, masaya siya. Nag-i-enjoy siya sa ginagawa niya. Tao, nag-i-enjoy sa ginagawa niya. Pero hindi niya alam. Nakasabihin po siya ng kapamakan. Dahil sabi sa Matthew 25 verse 46, yung ating binibirin, Matthew 25, yung binasa natin kanya, and they shall go away into everlasting punishment. So mga minamahal, meron pong kaparusahan sa kabilang buhay. At ang kaparusahan ito ay walang hanggan. Walang hanggan po. So ibig sabihin, mahalaga na bago ka matapos itong ating pag-aaral ito, matik mo yung kaligtasan mo. Kasi mapapahamak ka. Nasa bingit ka na mapahamak ka. Ang pabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
ikaw ay mamamatay, pangalutlo, may impyerno po. Ito ang katagot na ganito eh. Anong gagawin po para maligtas? Ang iniisip ng ibang reliyon, magpakabuti. Ilan po natin kung puubra mo ba yung pagpapakabuti? Isaiah chapter 64, verse number 6. Isaiah chapter 64 and verse number 6. Uubra ba ang iniisip ng maraming mga tao ng mga reliyon na magpapakabuti ako, gagawa ko ng maraming mga pagbubuting gawa? Ang sabi sa Isaiah chapter 64, verse number 6, but we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Ang sabi ng Biblia, ang ating pong kabutihan, righteousness, ay maruming basahan lang. So, ibig sabihin, majority po ng mga tao dito sa ating, kahit hindi lang din sa buong mundo, iniisip niya, mabuti naman akong tao. Hindi ba, eto po, huwag po kayo magagalit sa sasabihin ko. Eto po yung nakamiss na natin. Pag namamatay ang tao, iniisip natin na sana. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Bigot ang makanya po eh. Kaya nga po mahal, kaya nga po namin po yung pangangaral eh. Hindi po hindi, huwag namatay ka, langit ka. Lahat ng tao, iniisip natin pag namamatay, langit po. Hindi po. Kaya nga lang alam si Kristo eh. Sabi niya, alam niyo yung sinabihan niya na tungkol sa mga papapamak sila, mga taong reliyoso, mga taong nagbabasa ng Biblia, mga taong ay iniisip nila yung bakit sila sa Diyos, mga pariseo, mga saduseo, yun yung mga religious denominations nung panahon ni Kristo, eh yun sinabi niya na sila yung mapapahamak. Okay. Kapatid, mahalaga po yung kaligtasan. Yan, amen. Sapagkat ang kaligtasan po ay ito po ay kailangan makasayo ngayong oras na ito. Dahil anytime, pwede kang bawian ng buhay at may kabilang buhay. Ngayon, iniisip na tao, paano po ako makarapin na lang ang magpakabuti ako? Wala naman po masama sa pagpakabuti. Magpakawang gawa ko, magsisimba ko. Pero, ang Biblia po ay nagdideklara na lahat ng ating righteousness, ano ba ito? Ito po ay maruming basahan lamang sa Diyos. Pakalo ka, yung brother, Romans chapter 3, verse 23. Ito pa po yung masakit po eh. Na ginagawa ng paraan ng tao yung kaligtasan niya sa pamagitan ng kanyang gagawin. Pero yung sabi ng Isaiah 64, all our righteousness, lahat ng ating katwiran, kahit magdasal ka na magdasal yan, kahit anong gawin mo, kahit ang himulin mo, magsimba ka, mapapahama ka pa rin sa lugar ng Diyan. Because all our righteousness is as filthy rags. And then ang sabi sa Romans chapter 3, verse number 23. Romans chapter 3, verse 23. It says in verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala na at hindi aabot. Mga kapatid, okay? Hindi po tayo aabot. Hindi po nakarating, hindi po umabot ang tao doon sa pamantayan ng Diyos. Bakit po? Dahil tayo po ay makasalanan. We are sinners. Kaya ang tao po, sa harapan ng Diyos, siya po ay nasa isang kalagayang walang pag-asa. Parang iniisip ng tao, malaki bahay ko. Pero mamamatay din yan. Mag-aaral ko ang siko, mamamatay din yan. Marami akong pera, mamamatay din siya. At pagdating niya sa kabilang buhay, magugulat na lang ang tao, meron palang impyerno. Dito sa lupa, kalokohan lang yan. Sabihin na nila yung gusto nila sabihin dito sa lupa. Pero pag-arap nila sa kabilang buhay, magugulat sila. Totoo pala, yung sinasabi ng Biblia. Na meron lugar ng impyerno. At mapapahamak doon ang tao. At ang papahamakan doon, ang tao doon ay magdurusa magpakailan kailan pa. Imagine po ninyo kung gaano katindi po yung impyerno. Tatakot lang po. Kaya yung palamuhan dito. Okay? Ano pa po ng buhang? Yeah.
yung lupa. Okay? Isipin niyo kung gaano katindi yung walang hanggan. Yung walang hanggan. Halimbawa, kung saan takot ko na to, sa piraso lang ito. Itatransfer itong bawat piraso na to sa buwan. Itatransfer sa buwan. So, ng isang robot na kalapati. Bago siya, from here, pag kumuha siya ng isang pirasong butil ito, papunta roon sa buwan, aabuti siya ng 100 years. Hindi, tinalapag niya isang piraso, babalik siya ulit, kukuha ulit siya ng isang piraso, 100 years na naman, babalik siya, nakakailan na siya, 400 years na. Kukuha na naman siya, ang goal niya, kailangan niya maubos to. Itantaki mo kung ilang milyong taon yun. Maaaring maubos ito ng isang robot na kalapati na inimbento halimbawa, pero yung tao doon sa impyerno, walang katapusan. Imagine ninyo kung gaano po katindi po yung dadanasin mo. Yun pong dahilan kung bakit kami narito. Ako po ba? Imagine mo, hindi po madali po ang kami ay yung mga kasama po namin po rito ay may mga trabaho. O ba, buti na lang, holiday ngayon. Holiday ba? Hindi. Habado. Okay, pero iba, may mga lakad po. Pero isinantabi po namin. Dahil bakit po? Dahil alam namin mahalaga ang kaluluwa ng tao. So, ano yung paraan ng tao para maligtas? Iniisip niya, magkawang gawa, magpakabuti, magsimba, umalim sa iba't ibang reliyon. Lahat yun hindi masama. Hindi ko sinasay masama. Kaya lang, pag yun ang iniisip mo na maghahatid sa iyo sa kaligtasan, mali. Mali. Sapagkat ang sabi ng binasa namin din na, all our righteousness is as filthy rags. Pangalawa, tayo po ay hindi nakaabot sa kanyang kaluluwaan. So, sumabal, ang tao wala po siyang magagawa sa kanyang sarili. Parang sa maligtas sa kalamitan. Pero Romans chapter 5, pero magandang balita po, may ginawa si Kristo na paraan. Amen. Romans chapter 5, verse number 8, ito po yung paraan ng Diyos. Ang sabi sa Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, amen, Christ died for us. Amen. Si Kristo ay namatay ng dahil po sa ating mga kasalanan. 1 Timothy chapter 1, verse 15, 1 Timothy chapter 1 and verse number 15. Ito po yung dahilan kung bakit naparito si Kristo. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I am chief. Siya naparito para iligtas ka. Amen. Alam mo bakit naparito si Kristo para magligtas? Kasi hindi mo kayang iligtas sa Bible. Kasi kung kaya mong iligtas yung sarili mo, hindi niya kailangan kong nabarito. Tama? Tama po. Hindi niya na kailangan kong mapakos sa krus. Kasi kaya mo pala iligtas sa sarili mo eh. Hindi niya na kailangan kong bumaba pa at para magpakasakit pa. Ang sabi ng Biblia, that Christ Jesus came into the world to save sinners. Ikaw ay nais niyang iligtas. So napakalaga po ang kaligtasan. Like una, ikaw ay mapakaroon. Pangalawa, hindi ka umabot sa standard ng Diyos. Pangatlo, merong impyerno. Na naglalagab na impyerno na walang hanggang kaparusahan. Kung maiisip mo lang yung naibigan, talagang magpukumaw kang sa misike, paano kung hindi magpupunta ko? Ang tanong na, paano ang isang tao ay hindi na mapapahama? Okay? Balik po tayo sa Romans chapter 5. Roma sa 3 po. Meron pong paraan kung paano ang tao po ay hindi po mapapahamak doon sa tinatawag po na impyerno. Roma sa 3, meron pong ginawa ang Panginoon, mga kapatid. Ang sabi ko sa Roma sa 3, dali ko ha, says in Roma sa 3, verse 21, but now, the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God which is of faith of Jesus Christ
unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Lahat ng tao, pare-paro tayo, wala pagkakaiba. Lahat makasalanan. Lahat under condemnation. Lahat mapapahama. Lahat walang magagawa. Pero kapag ikaw ay manampalataya, all them that believe, kung ikaw ngayon ay mananampalataya, mananalig doon sa ginawa, doon kay Kristo at sa kasapatang ginawa ni Kristo. Ano ba yung ginawa ni Kristo? 1 Corinthians 15. Ano ba yung ginawa ni Kristo? Na ito pa'y paulit-ulit po namin sinasabi kahit saan kami pumunta. Yung gagawin mo, hindi po sapat. Kulang. Kaya pagkanta ko naman tayo, huwag po natin isipin sa langit siya. Hindi po yun. Hindi po ito yun. Isang malaking kalokohan po yun. Okay? Kapag nakalisip natin lahat ng taong mamatay, pupunta sa langit, eh bakit mo naman kayo si Kristo? Bakit ano ba? Para sa pinirayan? Kasi ang tao ko pahama. Ang tao ko'y mapapahama. Pero kapag ang tao yan ang palataya, mamaya, yun yung pupunta ng langit. Okay? Ano ba yung ginawa ni Kristo? 1 Corinthians 15. Ito kung madalas po namin sinasabi ko. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye believe in vain, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Mga minamahal, meron pong ginawa si Kristo para maligtas ang tao. Ano yun? Siya po'y namatay, inilibing, at nabuhay ng mga. Yun po yung mabuting balita, ebanghelyo po, ng kaligtasan ng tao. Na si Kristo'y namatay, inilibing, at nabuhay ng mga. Kaya ibig sabihin, yung ginawa ni Kristo, kompleto na. Wala ka nang inadagdag pa. It is complete. Kompletong-kompleto na po. Wala ka nang inadagdag pa. Ang kailangan mo lang, kumapit doon. Manampalataya ka doon. Paniwalaan mo yun. Ikapit mo yung pag-asa mo roon. Doon sa ginawa ni Kristo. Ang tao kasi, pinipili po niyang gawin yung kanyang sarili paraan. Pero ulitin ko po, kahit anong gawin mo, hindi ka makakarating ng lang. Una, dahil ikaw ay makasalan. Ang lahat ng gagawin mo ay maruming masalan lang sa Diyos. Bilang makasalan. Pangalawa, hindi ka aabot sa kanyang kaluto. Pangalawa, tayo po ay nasa ilalim ng kagulan ng Diyos, sabi si John 3:18. So, ang tao po ay nasa kalagayan ngayon, kaya ano man ang kanyang sitwasyon, mayaman man siya o mahirap, may trabaho man siya o wala, may pinag-aralan man o wala, lahat ng tao ay nasa kalagayan walang pag-asa. And thank God, may Kristo na bumaba sa lupa. Para siya po ang magbigay sa atin ng pag-asa. Namatay po siya sa krus. Namatay. Sige siya, inilibig. Inilibig, at after 3 days, muli po siya ang nabangon. At nung bumangon po siya, ang sabi po, Romans 4, verse 25. Who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Kaya bumangon si Kristo, para po, ang tao po ay mapatunama, para ang tao ay magkaroon talaga ng justification. Minsan po, nung ako po ay batang-bata pa po ko nun, nasa 21 pa lang po ako nun, nung ako pinagsimulan pumunta sa Universiya, at magsimula ng gawain po doon bilang pastor. Meron pong kinakatakutan po doon na lalaki, filosofo po siya. Lahat daw ng reliyon na pumapasok doon sa barangay na yun ay kanyang dinidibate. May dumating na sa balista, dinibate niya, napahira, talo. May dumating na iglesia ni Cristo, dinibate niya, talo. Dumating ang lahat, wala po siya reliyon, kahit pari na dinidibate niya, kahit ang si Padre Torino.
So, makarating ako doon. Okay? At nakaharap ko po yung tao na yun. Ang tawag sa kanya ay robot. At yun ang bansag sa kanya. Robot kasi po, ang laking tao. Tapos pag lumakad, parang robot. Kasi ang sasobo yung kaba niya at laki niya. Ang ambaga niya ng lumakad at tulisos. Pero, ang laki ng boses. So, nung bagi pumunta doon sa bahay po niya, inanong niya ako, unang muna talo niya sa akin, sabi niya, Amang, ilan ka na? 21 years old po. Ako. Eh, hindi mo masasagot yung mga tanong ko sa iyo kasi eh, kung yung pare na tuloy ko, 10 taon na, matanda na, hindi nasagot yung tanong ko. Tapos, ngayon, pag lumaking dito, Iglesia ni Cristo, hindi rin nasagot. May sabadista, may ang dating daan, ang dating Iglesia ng Diyos. O ano mo mong sinabi yung mga reliyon? Sa Jehovah's Witnesses, sabi niya, talagay ko, hindi mo masasagot yung tanong ko. Sabi ko lang sa kanya, meron pong kasabihan ang kapampangan, subukan pa mo, baka balo. At kagano, subukan natin para malaman natin. At hindi po ko subukan. O sige, sabi niya. Sabi niya sa akin, ikaw ay naniniwala na may kabilang buhay. Sabi ko, opo. Ito pa rin tanong niya na wala pa doon nakakasagot. Eh, pari katoliko, eh, Iglesia ni Cristo, Sabadista, saksi ni Jehovah, ano-ano rin yun. Itong tanong po niya na wala doon makasagot. Sabi niya, kung naniniwala ka na may kabilang buhay, paano mo nalaman? Bakit? Meron na pang namatay na pumunta roon at bumalik dito sa kabilang sa ating buhay? Wala daw makasagot doon. Ano siya nalutok? Meron po. Nagulat siya. First time sa buhay niya may sumagot na meron. Meron na pong namatay. Meron na namatay. Pumunta roon po. Tapos bumalik po. Sino? Si Cristo po. Amen. Si Cristo po ay namatay. At sa loob ng 3 araw, pumunta po siya sa kabilang buhay. At after 3 days, muli po siyang bumangon. Amen, amen. Para patunayan po sa lahat ng tao na may kabilang buhay. Bakit? May tao lang galing doon eh. Si Cristo. Bumalik po siya dito. Dadaan po niya. Nangaroon po siya ng 40 days after yung resurrection po niya. Okay? Kaya, totoo po na may kabilang buhay. At ang kabilang buhay niya ay nahati po sa 2 lugar. Impyerno at langit. Ang tanong ngayon sa iyo, saan patutungo ka kung namatay ang tao? Namatay. Saan pupunta ang kaluluwa mo ngayon? Pag namatay ka, namatay ang tao. Pag hindi mo patiyak, merong ginawa si Cristo para magpatiyak sa akin. Amen. Na si Cristo po ay namatay, inilibig, at nabuhay ng maguli. Kung ako na makasalanan, patungo sa impyerno, mapapahamak sa impyerno, wala akong magagawa sa akin sarili. Basahan lang ako, hindi ko kukumasa, pero ako'y magtitiwala ngayon sa ginawa ni Cristo. Aakapin ko yun. Aniniwalaan ko yun. Yung ginawa ni Cristo. Ephesians chapter 1, huling talata ko. Ephesians chapter 1, anong mangyayari sa iyo kapag ka ikaw ay nanampalataya? Naniwala! Doon sa kasapatang kakumpletuhang ginawa ni Cristo. Na si Cristo ay namatay, inilibing, at nabuhay na mabuli. Ang sabi sa Ephesians 1:13, in whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Amen. Kung ikaw ay sasampalataya ngayon sa Ebanghelyo na si Cristo ay namatay, inilibing, at nabuhay na mabuli, ikaw ay pinapatakaman para sa Espiritu. Ibig sabihin, mag-iwan-iwalay tayo na pagkailan-kailan mo ang kaligtasan patungo sa kanalitan. Amen. Mag-iwan-iwalay tayo na mayroon ng kaliyakan ang iyong kaligtasan kung ikaw ay mananalig sasampalatayanan mo ngayon from the bottom of your heart na si Cristo ay namatay, inilibin at nabuhay na mabuli. Natakaw siya sa krus. Inako niya ang kasalanan mo. Amen. May isang banal na dugo. Amen. Amen. Upang ikaw at ako
ay magkaroon ng kaligtasan. Ay lahat ay kumikip. Manalangin po tayo, kung tayo ipo po na natin ating mga ulo, ipo natin ating mga mata. Nagilang Diyos, mag-usap kayo ngayon sa mga nakikinig po ngayon na aming pong mga nagpaulak dito sa aming evangelistic meeting na ito. Mag-usap kayo at Panginoon sa pagitan ng inyong salita. Habang lahat ay nakapiliin, ulitin ko po yung katanungan po. Kung sakaling dumating sa iyo ang kamatayan, siya ka na ba ng ligtas ka? Alam mo na ba, pupunta ka na lang kung hindi pa, bakit hindi ka ngayon? So, habang ako po ka, hindi mo kailangan sa kamay o naman, kundi nababatid ang puno ng Panginoon ng puso mo. Ang tanong ko sa iyo, sa sasampalatayanan mo ba si Kristo na yun? Na yung kanyang ginawa ay sapat para sa iyong kaligtas. O panantilihin mo palagi mo sabihin, hindi, mabuti ang tao. Kaya mo iligtas sa sarili ko. O magtitiwala ka ngayon doon sa kakompletuhang ginawa ni Kristo. Doon ka nakapit. Doon may ikakapit ang iyong pag-asa na si Kristo ay namatay. Inibig mo ka doon ang muli. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa. Patuloy kayong kumilos ang Banal Espiritu na makundik ang bawat tagapakinig ng oras na ito. Nawa sana sa aming pagluwalay ay kanila pong pasyahan sa kanilang puso na kayo ay panwalaan sa pagkayanan na yung ginawangin po sa krus ng Kalbaryo na kayo namatay, inilibig at ang buhay na buhay ay sapat para sila'y maligtas. Sa pangalan ni Jesus, amen, amen. Pasalamin, talaga po aming pastor. Amen. Salamat po, Banilis. At yung mensahe ko na yun ang tawag po ng is gospel sa Tagalog po mabuting balita. Bakit po ito mabuting balita? Dahil ito po ang paraan ng Diyos para ikaw na maniniwala dito ay magkaroon ng kaligtasan. Na ang iyong kaluluwa pag tayo po ay datang ng kamatayan ay makakapiling po natin ang Panginoong naglikha po sa atin. Amen. The gospel is the good news which is ang Diyos, ibigay niya ang kanyang buktong na anak para siya yung mamatay in behalf of us. Amen? Siya yung nailiting at muling nabuhay upang ang sino man na maniniwala mananampalataya ay magkaroon ng buhay na wala hanggan sa namin. So, yun po ang mensahe na sana ay tumigo sa puso at isipan po ninyo. Hindi po religion, bitin po. Hindi po relihiyon ang dala-dala po namin dahil hindi po ang relihiyon ang makapagliligtas. Because there is only one Savior and that is our Lord Jesus Christ. Siya yung pinapangaral at siya ang dapat panampalatayanan. Yung ginawa niya ay sapat para ikaw ay maligtas. So magandang hapon po sa inyong lahat. Before po tayong mag-close, baka meron pong gustong magtanong or some clarification regarding po sa turo or meron po kayong gusto pang medyo naguguluhan pa naman kayo, ay open po tayo bago po tayo mag-close. Kung meron man